Hello, magandang umaga, gabi at anumang oras sa lahat ng ating mga viewers sa buong kapuluan, especially sa mga OFWs, NICOPE leaders at members, at lahat ng mga followers na laging nakasubaybay sa NICOPE News TV Live. Ako po ang inyong lingkod, si NICOPE Chairman ROL, na batang-bata, hindi halatang 66 years old, na kung titignan ay parang 65.9 lang. Haha, kita ninyo, batang-bata. Diretso na po ako, mga kababayan, sa ating topic na tatalakayin sa mga oras na ito. Ang ating pong topic ay sleep quality assessment at pagtatasa sa katulad, kalidad ng tulog. Ito po ay follow-up na subject tungkol sa ating tinalakay ng kulang sa tulog ay nagiging kulang-kulang, sinto-sinto, abnormal o abnoy. So dito po, makikita natin na ang layunin ng inyong lingkod, si NICOPE Chairman ROL, ay lubos na maunawaan ng ating mga viewers ang kahalagahan ng tamang pagtulog. Kaya subaybayan, i-follow ninyo ang YouTube ni NICOPE News TV at NICOPE Lambuhon. I-follow nyo rin po ang TikTok ni NICOPE News TV at NICOPE Water Bonsai. Mag-like and share po kayo para marami tayong matutulungan. So, pupunta po tayo sa diretsong pagtatanong o highlights ng ating subject matter ngayong umaga. It differentiates poor from good sleep quality. Nagkakaiba po yan siya. Opo, kaya dito unawain po natin kasi based on statistics, marami tayong mga kababayan na nakahiga ng 8 to 10 hours pero kulang pa rin sa tulog. Tanong po tayo, bakit kulang sila sa tulog? Ayon po sa mga researcher na ating tinanong at napakarami po ang sumagot ng mga ganitong kasagutan. Ang dahilan bakit nagkukulang sa tulog ang tao dahil maraming gumagambala sa kanila. Ano po bang gumagambala sa kanila? Halimbawa, pagbababad sa FB. Number 2, pag-iisip ng mga family problems. Number 3, pag-iisip tungkol sa mga utang. Isa-isahin ko po ang ating tatlong example. Kung kaya pa ng ating oras, atin pong bibigyan ng liwanag ang tatlong ito. Pero unahin ko po muna ang tungkol sa pagbababad sa IGB. Kasi yan ang trend ngayon, yan ang takbo ng ating latest innovations ngayon. Marami ang nahuhumaling dyan. Maging bata, matanda, dalaga, binata, byudo-byuda, marami pong nahuhumaling. Po, so, liliwanagin ko na dapat ang pagbabad sa IGB ng walang limitasyon ay delikado. Bakit po ba delikado? Dahil sa tinatawag na thermal radiation. Yan ang una pong dahilan. Ang computers at cellphone ay may mga sangkap na tinatawag na cadmium. Yan po ang engineering term ng sangkap na nasa loob ng mga semiconductors na nasa inyong computers, ang mga piyesang maliliit na yan nasa inyong cellphone. At yan po, pag nag-init po yan, ay magre-release po yan. Ha? Magre-release na nga po yan ng cadmium na tinatawag at ayan po ay isang thermal radiation na po yan. So kapag ikaw ay contaminated na sa radiation, siyempre hirap na hirap kang makatulog. Kaya po, mga kababayan, ito po ang mahalagang dapat natin bigyan ng limitasyon. Kasi kung hindi tayo mag-limit sa IP, pati mga bata, marami dyan, sa sobrang init ng kanilang cellphone na ginagamit, bigla na lang tumirik ang mata, ang iba, hindi na nakarating sa ospital. Okay? Pangalawa po, yung pag-iisip ng family problems. Yung pong, siyempre, malalim po yan, maraming aspeto yan. Hindi ko po mabigyan ng napakalalim na paliwanag dito dahil limitado ang ating oras. Eh, mag-research na lamang po kayo kung ano ba yung iniisip ng mga madre di pamilya na nakakakambala sa kanila. Ang mga anak, napakarami rin iniisip. Ang mga byudo, byuda, maraming iniisip. Ang mga lulot na lula. So, mag-research na lamang po kayo. Basta ito, binigay ko lang sa inyo ang mga pangunahing dahilan para po
kayo naman matuturing mag-research. Mag-Google po kayo, sabi sa Bisaya. Okay? Kasi yung pag-Google, pag tinagalog natin, pakinabangan yan. Pero tinatawanan ako pag sabi nila, Bisaya daw ako. Ang sabi ko, huwag niyo akong tawanan, Google. Although ang Google kasi sa English, Google eh. Hindi po ba? So, ang ibig kong sabihin, pag tinagalog naman natin yung Google, mag-Google ng panahon para sa research. So, tingnan po ninyo, mag-Google kayo, yung mga sinasabi ko rito, i-verify po ninyo kung tama o hindi. At ang pangatlo po, yung pag-iisip tungkol sa utang. Kaya maraming tao hindi makatulog yung maraming utang. At pati ako, may utang ako eh. Pero, ako naman, nananalangin na yung utang na yan, mababayaran yan hanggang buhay tayo. Diba? Kaya sabi, habang buhay may pag-asa. Kaya si Nicopel Chairman, laging nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers, para po hindi po tayo mabugnok. Kasi pag nabugnok tayo, may stress tayo, yan po ay sanhi ng pagkakasakit at mahal kong magkasakit. Kaya nga, hanggang sa susunod na ating pag-live broadcast dito po sa Nicopel News TV Live, saludo po ako sa mga taong masisikap at gumagawa ng mabuti kasi may kasabihan. Kapag ikaw ay gumawa ng mahusay, susundan tayo ng tagumpay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po uli ang inyong lingkod, Nicopel News Chairman R.O.L. Babay po sa inyong lahat at pagbalayan po tayo ng ating lumikha. Babay po.